afternoon mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. I am Juju Shamo TV. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kanukis, itong pag-administer ng tinatawag nating Lasuta vaccine for Newcastle disease. Sa English yan, Newcastle. Ang tawag nila sa Bisaya, Atay. Sa Ilunggo, Aratay man siguro. At saka sa ibang language is Piste. So, yung Newcastle disease mga kanukis, ang survival rate ng manok niyan is nasa 70 to 80% lang ata. So, pag tinamaan ka niyan, talagang fatal yan. 99% or 100 pa kung minsan. So, ngayon, hindi man tayo sa nagmamarunong, pero based on our experience, sa pagmamanok, nasa inyo din yan kung i-apply nyo or hindi. Basta dito, walang pilitan. Sa akin lang, share lang natin sa mga disclaimer. So, papakita ko kung paano siya i-prepare at saka paano siya i-apply from first step to application. So, ngayon, karamihan gabi kasi. Huwag kayong maniwala mga kanukis na yung mga ganitong bakuna ay nakakahawa sa kapitbahay. Kuwan lang yan, kwentong barbero lang yan. Hindi talaga totoo yan. So, mas maganda i-explain ko muna kung bakit kailangan natin ganito. Sa lahat ng vaccination program, ito ang pinaka-importante. Newcastle kasi, kumbaga sa kuwan, ito ang virus na fatal talaga kung umatake. So, mas matindi pa to sa coronavirus kasi coronavirus may mag-survive pa, madala ka pa sa hospital. Pero ito, pag tumama sa manok to mga kanukis, itong Newcastle disease atay, wala talaga. 24 hours hulog yung manok nyo. Kapag nakalagay sa, doon natutulog sa ibabaw ng puno, pagka umaga nyan, kuhan talaga yan. So, airborne at saka nakukuha din yan sa mga laway, tai ng manok. So ngayon, ipapakita ko kung paano gamitin. Na-explain ko naman kung ano ang gamit niya. So itong Lasuta mga kanukis, kailangan lang talaga renewable to every 3 months. Kailangan kung January ka nag-apply, January, February, March, April, apply ka na naman. 'Yun ang tinatawag nating booster shots. Booster shots para manatiling malusog yung bacteria, yung virus na pinasok natin sa katawan ng manok, antibodies kasi yan. So from day 1, yung sa day old naman, karamihan kasi pag day old binabanatan na nila ng light Lasuta, yung tinatawag nating B1. Pero sa akin, sa experience ko mga kanukis, sundin nyo man o hindi, basta yun ang tirada ko. Hindi ako nagbabaksin ng B1 sa day old. Nagbabaksin ako 7 days. Kasi yung punto ko dyan, para yung sisiyo, pag 7 days mo na titirahin, nakarecover na siya. Medyo healthy na siya, medyo nakakain, nakainom na ng tubig, ganun. Unlike sa yung masyado pang maliit, hindi pa nakakain, tirahin mo kaagad. So, parang may ipik ata. So, sige mga kanukis, apply natin. Mga kanukis, ito yung kinakailangan natin. Ito yung water soluble, saka ito yung mismong vaccine. Ice, lagay nyo sa ice yan, saka ito yung connector at saka ito yung nozzles nya. So paano i-prepare yan? Ganun lang, itanggalin nyo lang yung cover, ganun. Pag may flies, mas madali. Yan, nakuha na. So, ito. So, ngayon,
Tanggalin na natin yung takip niya sa dalawa. Yan. Kailangan may connector tayo. Tapos, lagay na natin yung connector. Yan. Since ito, solid to. Ito yung liquid. Ibabaw lang natin. Pagbabaw, ganun. So, simple lang talaga. Kasi itong mga tanukis, ito yung pinaka-importante sa lahat ng vaccine. Kasi pag tumama itong Newcastle disease at saka atay, wala na talagang gamot. 99% kayang ubusin yung manok nyo. So sa halagang 180, 50 na yung manok nyo. So ngayon, na-mix na natin, tanggalin na itong kwan. Ilagay na natin yung... ito yung nozzles niya. So, yan. Mayroon na tayong timplang Lasuta vaccine. Renewable to every 3 months. So, pag-apply nyo ngayon, 3 months, apply nyo kaagad. Sige. Apply natin. Sample tayo. So, kailangan lang may ice ka samtang naghahintay ka sa naghahuli ng manok. Yan. Nah. So kailangan lang natin sa mata isa saka para mixture sa ilong din. Yan. 100 drops lahat 'to. So yung nabakunahan na, boy. Lagay niyo doon. Oh, ayan, ikulong niyo. Hindi ako to tumitira ng gabi mga kanuki, kasi masyadong madilim baka may ahas. Yan. Mata at saka ilong para sure jud tulad nito walang mata kabila. Yan. So ano ngayon, December 22, so December, January, February, March 22 ulit. Yan. Then lagay mo doon. Yan, nakita para yan oh. Ang pwedeng makuha nito mga kanukis from 20 days old na chicks hanggang sa mga malalaki. Yan. Dire. So, lagay mo naman ulit sa kuan. So, ngayon, yan naman tayo. So ang ipapakita ko ngayon, di na lang yung mga sisyo kasi ito lang dito, ubusin natin yung naka-rinse. So, lagayin mo naman. Yun lang, importante. Mata, oh. Lagayin natin. Tirin na nalay sa pikas kanina. Hello to mga kanukis, yung nandito, mayroon tayong Brazilian, Mexican, heritage breed, at saka yung tinatawag nating Shamu. Hello to. Ito Brazilian asil to. Yan, eh. Yan lang oh, ang pag-administer. So this is renewable for every 3 months. So kinakailangan talaga i-renew natin to mga kanina yung depensa. Pag tinamaan ka, 1 month delayed ka na, maapektuhan talaga, tatamaan ka talaga. So kung mas effective siya kung every before 3 months pa, apply ka na. Oh.
Ganyan ako kung ano case, huwag na sa gabi. Tanggal lang ng yung kulungan nila. Para yung anak na hindi pa nabakunahan, hindi magkahalo-halo. Yan. Ito Brasilia So pati naglimlim mga kanukis, kailangan tirahin nyo ka, tirahin nyo. Wala talagang mintis, tira talaga kahit na naglimlim. So ganyan. Ito yung pinakamahalaga sa lahat ng food dahil ito yung pinakapatal ng sakit kung tumama talaga. So sa next video natin mga kanukis, turuan ko kayo paano mag-priming. So ito ha, disclaimer, hindi sa nagmamarunong tayo pero based on experience. Saka baka makatulong sa inyo, pwede ding i-apply nyo. So dito tayo. Mga kanukis, itong manok na to, kuan to, ito yung tinatawag nating heritage breed. Placker to, gold 20G placker, US line. So pang battle cross to. Yan. Na. So heritage breed yan. Ang tawag dito heritage breed yung Shamo, Brazilian, Pakoy. Saka after nito mga kanukis, probiotic ka lang. So okay na tayo mga kanukis. Sa susunod na video na naman, ang itatakil natin is yung proper priming and loading of eggs and incubator calibration para mag-load. Okay, out.